Hindi naman garanti sabog yung mga ganito. Justin? Yeah. Ako naman, questions ko sa'yo is, ano ang future plans mo sa channel, sa kotse mo, sa buhay, ano next car mo? Oh, yun. Sa... Anong aabangan ng fans mo sa'yo? Yun, ganun pa rin. Parehas lang. Hanggang may mga kotse tayong nagiging parang exciting kasi pinipili ko din yung mga i-video ko eh. Dapat yung medyo excited din akong i-shoot o testingin. Hindi yung basta-basta, ano, oy boss, ano, gawin mo naman to. Eh kung parang pili, boring naman yung coaching yan, eh. Hindi ko bibidyo. Hindi ko pinipilit, ganun. Yun, eh marami naman akong kina-exciting yan. Kaya tuloy-tuloy lang siguro yung pag-bibidyo, tapos siguro yung coach ko, maintain lang. Kasi alam mo na, nagiging luma na yung mga yan eh. Tsaka ginagamit ko madalas eh, pinapamalengke ko nga eh. Hindi naman sila binibaby talaga. Nasa kayo po ngayon, aso mo eh. Oyo. 7 yun na boss. 7 dogs. 7, no. Binila ko na isang araw. 7. Pinapasyal ko yan. May schedule, may mga oras. 7 dogs. Grabe yun. 7 dogs, oo. Tsaka naman yan naman kasi interesado pa rin sa ano mo eh, sa daily life mo eh. Diba? A Day in Life with Ramon Bautista. Ay, ganun ba? Yung pa lang, yun na eh. Oh, yun. Eh, kaya tuloy-tuloy lang yung paggawa natin ng content. Salamat at nanonood pala kayo sa mga pinaggagawa ko. Ayan. Ako naman, papi. Medyo ano, last but not least na question. Ready ka na. Respakan nyo akong ano, ah. Okay. Direk. Okay. Hindi, kasi papi Ramon, naalala ko, one time, ano eh, ginump mo yung live ko eh. Inimbita kita na sumama dun sa live. Oh, di ba? Tapos sabi natin, oh, para sa community. Kasi ako, yung contents ko kasi, di ba? Alam mo naman contents ko, di ba? Na, ano eh, na gusto natin tumulong sa mga baguhan pa lang sa kotse or yung mga baka na-mislead ng iba. Papi Ramon, naniniwala ka ba na sinadyang gawing sirain ang mga bagong kotse para pagkakitaan ng car brands ang customers, ang consumers? Matinding tanong yan, ano? Pero ewan ko, naniniwala ako yung mga kotse ngayon. Ito yung mga pinaka mas reliable na mga sasakyan sa history yata, eh, no? Parang matitibay, eh, no? Totoo. Di ba? Totoo yan, boss. Oh, yung alibawa, ewan ko, siguro dahil yung mga kotse ko, mga modified, kaya sira na sira. Kailangan ng matinding maintenance. Eh, eto mga to. Siyempre, may mga high-tech na mga design na. Yung manufacturing process, nag-improve na nag-improve. Tapos yung competition, malupit na eh. Dikit diba? Diba? Oh, Japan, China, Korea, Amerika, at Europe. Diba? Siyempre, lahat. Antitindi ng competition. Siyempre, kung yung kotse mo na brand na sirain, walang bibili sa'yo. Ang exactly. Ang option. So, malabo na dinesign para, alam mo yun, nag-usap-usap sila, pare, lahat ng kotse natin. 2 years lang, bibigay yung ano water pump. Uy, pero alam mo ba, ito nga eh, ito yung karamihan kasi hindi nakikita ng tao eh. So, yung mga tao ngayon, nag-move na kasi to new technology, which is yung EV. Nag-EV na eh. Ito, hashtag, alam mo ba? Pag naka-EV ka na pala, wala na palang change oil yun. So, paano ka pang... Sinabi nga nung itong content creator na lalo ka pa yung pinapagastos, eh ayaw ka na nga pabalikin kasi wala nang change oil. Wala nang oil change. So wala nang excuse, diba? Na magpapa-change oil ka, no? Wala. Ay, hindi ka na makakatakas to. Sorry. Yun. Wala na. So lahat na gumagamit na excuse nun pagka nag-EV na tayo dito, wala na yung dahilan na kailangan mo magpa-change oil. Mag-isip kayo ng bago. Papa-recharge. Ganun. Recharge yan. May sasaksakan ko lang ng charger to. Yung charger. Baka sa ibang masaksak na charger ang ano, may isang pasok mo. Sasaksak ng charger. Loading. Charging pa naman, 12 hours lang minsan. Naku! Ihirit ko sana, pero pinag-isipan ko pa pwede ba sabihin. Matindi yun, 12 hours. 12 hours. May free half chicken na yan eh, sa mga ibang charging minsan station. Minsan may fast eh, charging din eh, di ba? 3 hours. Oh, may quickie pala, no? Check nyo kung amoy pansit yung hininga. Kung kami pinuntahang charging station na pansit na masarap doon, di ba? Guys, to support nga pala Ramon Bautista dito sa MSC podcast episode natin, don't forget to like, comment, and share this episode. Alam ko, nasa ending na to, pero yun, dapat ginawa yun to kanina pa. Totoo. Pero boss, advice sa mga bata dyan na gusto pumasok sa larangan ng kotse. Oo. Ay, nako. Unang-una, maraming salamat sa inyo sa pag-invite sa akin, ano?
Tapos yung mga kabataan ngayon, syempre lahat tayo dumaan sa pagiging ganyan, mga excited sa pagkukotse. Research din, madali na yung mag-research ngayon, pero madali din makahanap ng kalokohang mga konsepto at mga idea, kaya salain nyo yung mga mas tama. So piliin nyo yung good shit. Paano ba yun? Tambulo, no? Di ba? Parang hanapin nyo yung mga totoong legit. May sinasabing legit, ganyan. Huwag mahiyang magtanong, huwag mahiyang mag-Google. Libre lang yan. Information is power. At yan yung pinakamurang ano, modification na pwede mong gawin sa sarili mo. Kaalaman, libre yun. Eh, kaalaman. Yun, so... Life lesson. Maging maalam lang, di ba? Kasi ang mamahal ng pyesa, kung nagkamali ka, lahat tayo dumaan sa ganon. Yes. At napagastos din sa mga maling bagay, maling pyesa, ganyan. Pero mas maganda kung mababawasan yung gastos nyo kasi nakita nyo na yung mga dinaanan ng iba. Diba? Yes, yes. Tama. Do it once, do it right. Right. Yes. Totoo, para menos gastos. Tama yan. So yun guys, there you go. Another episode of MSC Podcast. So kami nagpapasalamat kay Ramon Bautista. Thank you very much for your time and sa lahat ng mga kwento mo, and sana maulit tumuli. Oh, of course, of course. Yes. Salamat din, salamat din. Alright guys. Thank you. Maraming salamat sa inyo guys. Peace out. Keep it on the low. Keep it on the low. I keep it on the low.